Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuhan natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Ang kwentong mapapakinggan ninyo ngayon ay galing kay Sir Alison Upaon tungkol sa buhay at hiwaga. Kanya rin po yung kwentong may pamagat na kalahating tao, kalahating inkanto. Mga karanasang mahirap ipaliwanag ngunit totoo pong nangyari. Simula na po natin. Nak, yumuko ka. Po? Bakit po? Tanong ko sa kanya. Basta, yumuko ka anak. Yumuko ka, sige na. Mayong adlaw, magandang araw sa lahat ng mga ka-Southern Mindanao Creepy Story. Sa buong bansa at sa ibayong dagat, lalong-lalo na sa masipag at batang-bata nating Narrator Alex. Medyo mahaba-haba pa yata ang daranasin nating pasakit sa COVID-19 dahil kani-kanina lang ay nakikinig ako sa talakayan sa TV ng mga media experts, scientists, at journalists sa iba't ibang bansa. Napag-usapan nilang meron na namang namumunong panibagong klase ng COVID-19. At kung gaano ito ka mapaminsala, yun ay Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam. Sana hindi po totoo ito kasi sobra-sobra na ang nararamdaman nating paghihirap sa COVID-19 na ito. Nga pala, si Lolo Ipolit ito na nagnanais magbahagi ng isa ko pang personal na karanasan. Karanasang di naman nakakatakot pero nababalot po ito ng hiwaga. Opo, hiwaga na hanggang sa ngayon ay di ko pa rin maarok kung ano talaga meron ang matandang iyon. Nabanggit ko na po sa mga nauna ko ng mga kwento na ako'y tubong Mindanao at nakikipagsapalaran sa masalimuot na syudad sa Kamaynilaan sa loob ng 13 taong singkat at sa loob ng mga panahong yun ay iba-ibang challenges, mabubuti o masasama ang nakasagupa ko sa buhay. Nagkaroon din ako ng mga bagong kakilala at di naglaon, nagiging magkaibigan. Sa Mindanao pa lamang, ay mahilig na talaga ako sa musika dahil lahat kaming magkakapatid. Ay mahilig talaga sa kantahan at gitara maging ang mga magulang ko. Early 90s sa Manila noon, meron po akong naging matalik na kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Randy. Isa siyang music composer, arranger, performing artist at recording artist. May mga ilan nilang CD na rin siyang nailabas. At lahat ng mga gawa niyang music composition at lamad ng CD album niya ay gustong gusto ko ang tema at nakakahalinang melody. Kumbaga, may rapport kami ni Randy. At dahil kabisado ko ang lahat ng mga pondo niya at chords ng gitara, madalas mag-jamming kami sa recording studio niya at nang maglaon ay isinama na niya ako sa kanyang mga live show o concerts para maipromote ang bago niyang CD album bilang backup vocal at bilang Filipino ethnic music instrumentalist dahil mahilig din po ako sa kulintang, bungkaka, kubing at tungatong. Yun ay kung magkataong available rin lang ako na makisaw-saw sa concert ni Randy. Madalas bumabiyahe sa iba't ibang bansa si Randy para magko-concert, CD promotion at para na rin makalikom ng sapat na pinansyal para maipagpatuloy niya ang proyekto niyang paaralan sa mga batang lansangan. At sa proyekto niyang ito, nagkakaroon siya ng iba't ibang networks, financial grants, at halo-halong nationalities bilang kaalyado at supporters. Madalas silang pumupunta sa Manila para makita ang center o school na itinayo ni Randy para sa mga batang lansangan. Pocket bell pa ang uso noon. Wala pang cellphone o FB o messenger, kaya kaway-kaway naman sa mga nakaabot pa ng pocket bell dyan. Isang pagkakataon, nag-message si Randy sa pocket bell ko. Gusto niya akong pumunta sa bahay niya
dahil darating daw ang mga ka-network niya galing ibang bansa para sa project evaluation. At sa gabi, magkakaroon daw ng cultural night presentation at mini live concert, kaya andun ako. At dating gawi, backup vocal ulit ang peg ko. Pero may dagdag kahilingan si Randy sa akin. Gusto niyang magbigay daw ako ng Basic Integrated Theater Arts Workshop o Bitaw. Palihan po sa Tagalog ang workshop na may kaugnayan sa stress release. At ako, bilang taong teatro, may konting kaalaman din naman tayo mag-facilitate ng palihan o theater arts workshop, kaya umuwi ako kay Randy matapos kong malaman na di bangga sa schedule ko ang invitation niya. Kaya inihanda ko na rin ang daloy ng palihan at syllabus batay sa pangangailangan ng participants, kasama na ang mga materials na gagamitin. Mga bandang alas 7 ng gabi, sabay-sabay munang nagapunan ang mga foreign guests sa center habang kami naman ni Randy ay inihahanda ang sound system at iba pang gagamitin sa mini live concert. Nang matapos na ang live concert ay ako ang pinambala sa kanyo ni Randy. Puro palaro ang umpisa kong pamamaraan hanggang makarilis na nga sila ng stress set. Natapos ang pahila na satisfied naman ang mga foreign guests base sa evaluation. At yun po ang nag-udyok sa kanila na iimbitahin nila ako sa bansa nila para magbigay ng katulad na pahila na yon sa mga members nila. Agad ko namang sinang-ayunan ang suwestyon nilang iyon, kasi bagong pintuan ng challenges ang magbubukas sa harapan ko. Basta ba sagot ng invitation organization ang pamasahe ko sa eroplano papunta at pabalik, food and accommodation, at gastusin sa pagkuha ng mga kakailanganing dokumento tulad ng passport at iba pa. Ilang araw lang ang lumipas, natanggap ko agad ang invitation letter mula sa ibang bansa kasama ang perang budget ko sa pagproseso ng mga dokumento at passport. Araw ng Lunes ay nilakad ko agad ito sa NCSO o Census para sa birth certificate authentication sa Santa Mesa at sa Department of Foreign Affairs sa bandang Rojas Boulevard para naman sa passport application. Inaabot po ako ng ilang oras sa kapipila dahil sa tambak ng aplikante at wala naman akong kakilala o koneksyon sa loob ng mga ahensyang ito para isingit ang application ko, at lalong ayoko namang lumapit sa mga fixers. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang sa wakas ay naiabot ko na ang aking application form for passport. At matapos kong makuha ang petsa ng pagbalik ko sa pagkuha ng passport sa ahensya, ay agad akong sumakay ng jeep pabalik ng Quezon City. Nang nasa bandang tulay ng Jones Bridge na ang sinasakyan kong jeep palusong sa simbahan ng Quiapo, ay nakaramdam na ako ng gutom, kaya pumara ako sa tapat ng simbahan ng Quiapo para kumain ng pananghalian. Sa gilid ng simbahan ay mayroong mga karinderya at Chinese restaurant noong mga panahong yun. Pero sa ngayon ay isang kilalang drugstore na po ang nakatayo dito. Pumasok ako sa isang karinderya at matapos kong tingnan ang mga ulam ay umupo ako sa bandang sulok. Hinintay ko ang waitress na magdala ng inorder kong pagkain sa lamesa ko. Habang kumakain po ako ay may nakita akong isang matandang babae na sa tansya ko ay nasa edad late 70s na ito. Di naman siya itsurang pulubi dahil di naman siya marumi o gusgusin na tila taong grasa, at lalong di naman po siya mabaho. Tandang-tanda ko pa ang suot niyang kupas na puting kamiseta na parang gray na ang kulay dahil sa kalumaan, at nakapalda siya noon ng bulaklaki na hanggang tuhod niya. Pumasok siya sa pinagkainan kong karinderya at dinig na dinig ko ang pagtatanong niya sa babaeng cashier sa bandang entrance. Nagtanong siya kung magkano ba ang isang order ng minudo, at sinagot siya ng waitress na 20 po. Tinanong niya ulit ito kung pwede bang kalahati lang. Pero di daw pwede ang kalahati, sabi ng waitress. Umiling-iling ang matandang yon at nagtanong siya ulit kung pwede daw bang kalahating kanin na lang at konting sabaw ng sinigang. Umuho naman ang waitress, kaya umupo ang matanda sa lamesang nasa bungad lang ng karinderya. At habang inihintay niya ang kanyang pagkain ay sinusulyapan ko siya, at kitang-kita ko sa anyo niya
ang pagod at gutom ng hitsura. May kung anong nararamdaman ako para sa matandang yun habang nakasulyap ako sa kanya, kaya total meron pa namang konting natira sa perang pinadala sa akin. Kinawayan ko ang waitress na nakausap ng matanda at pinalapit sa mesa ko. Tinanong ko kung ano ang inorder ng matanda. Matapos niyang sabihin sa akin, sinabihan ko ang waitress na ibigay sa matanda ang pagkain gusto niyang kainin at samahan na rin ng mineral water, ako na ang magbabayad. Tumalima naman ang waitress at inilapag sa lamesa ng matanda ang pagkain gusto sana niyang kainin. Nanlaki ang mata ng matanda sa gulat at dinig na dinig ko ang sinabi niyang, "Naku, ineng, di ko po kayang bayaran ito dahil wala po talaga akong pera." "Bayad na po yan, Lola," sagot naman ng waitress sa kanya. "Eh sino po ba ang nagbayad nito, ineng?" "Yun pong nakaupo sa pinakasulok na lamesa po, Lola." Sabay turo sa akin na di ko naman inaasahang ibubulgar pala ako ng waitress na yun. Ibinaling ng matanda ang tingin sa kinaroroonan ko sabay bitbit ng pagkain niya at lumapit sa akin. "Anak, pwede ba akong umupo at kumain dito sa lamesa mo?" Bungad niyang sabi sa akin. "Opo naman, Nay. Pero teka, Nay, tulungan muna kitang ilipat dito yung iba mo pang ulam sa lamesa mo." Sagot ko naman sa kanya. Nang magkaharap na kami habang kumakain ako, nakita kong halos di niya ginagalaw yung pagkain niya, kaya nagsalita ako. "Nanay, sumubo na po kayo habang mainit pa yung sa bawat ulam niyo po. Bakit mo ba ginagawa ang ganito, anak?" Balik niyang sagot sa akin. "Eh kasi po, Nay, namimiss ko ang lola ko po, tsaka sakaling mangyari sa lola ko ang nangyari po sa inyo, sana meron ding ibang taong magbibigay ng pagkain sa lola ko. Pero mukhang imposible po yung mangyari, Nanay, kasi maraming anak ang lola ko at mga apo na nag-aalaga sa kanya." Yun ang sagot ko sa kanya. Sumubo lang siya ng kukonte, sabay tingin sa mukha ko na nakangiti. Isang ngiti na nagbibigay sa akin ng kapanatagan ng loob. Napakagaan ang pakiramdam ko na noon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Lalong-lalo na sa isang tao ngayon ko lang nakita at di ko pa nga kilala ang pangalan niya. Inisip ko na lang na baka ganoon ang nadarama ng isang tao na nakakagawa ng maliit na tulong sa kapwa, kapayapaan ng kalooban. Nagulat ako sa biglang sinabi ng matanda. "Nak, yumuko ka?" "Po? Bakit po?" Tanong ko sa kanya. "Basta, yumuko ka, anak." Giit niya sa akin. Naguguluhan man ako at nag-aaninlangan dahil nasa loob nga kami ng karinderya at di ko naman po siya kilala, pero sinunod ko ang gusto niya. Nakita ko siyang tumayo mula sa pagkakaupo at sinabing, "Ipikit mo, anak, ang mga mata mo." Habang nakayuko ako ay ipinikit ko lamang ang kaliwang mata ko kasi gusto kong makita ng kanang mata ko kung ano ang ginagawa niya sa akin habang nakayuko. Nakita kong binuklad niya ang dalawang palad at ipinatong sa ulo ko na di naman nakalapat sa buhok. Dinig na dinig ko talaga ang binigkas niyang mga salita na, "Matagumpay ka sa anumang malinis mong hangarin. Makakaiwas ka sa anumang mabibigat na karamdaman. Magiging madali sa iyo ang maglakbay saan mo man gustong pumaroon na ligtas sa kapahamakan. At di mo daranasin ang magkanda hirap kumuha ng mga bagay na nais mong makamit." Napakalinaw ko pong narinig ang mga katagang ito, Boss Alex, na galing sa matanda. At nung inangat ko na ang ulo ko, nakita kong matanda na lumakad papalabas ng karinderya, kaya tinawag ko siya agad. "Nanay! Itong pagkain niyo po, di pa nauubos. Lumalamig na po, tapusin niyo po muna." Pero tila walang naririnig ang matanda at tuloy-tuloy lang siya lumakad palabas. Hinabol ko siya dahil baka uuwi na at baka wala siyang pambayad ng pamasahe, maglalakad sa napakainit na kalsada. Pero para sa isang segundong iglap,
Nawala siya sa paningin ko na tila bula ng sabon na pumutok at naglaho. Paanong nangyari yun? Tanghaling tapat sa simbahan ng Quiapo, di naman mataos sa mga oras na yun. At lalong di araw ng Biyernes o kaya Linggo para di ko kaagad siya makita. Araw ng Lunes yun. Opo, araw ng Lunes tsaka wala namang iskinita banda roon. Nagtataka man ay nagawa ko pa rin tanungin ang cashier sa entrance kung kilala ba nila ang matandang iyon. Hindi po kuya, ngayon lang po namin siya nakita rito. Habang sumasakay ako ng jeep mula Quiapo to Quezon City ay nagsalimbayan sa utak ko ang mga naganap sa karinderya malapit sa simbahan. Mas maraming katanungan ang nabubuo sa utak ko kesa sa kasagutan. Nang makarating na ako sa inupahan kong kwarto at nahiga, di ko maiwasang sumagi sa isip ko ang matandang babae na iyon. Kahit wala akong matibay na lohika para patunayan ang isang bagay, di ko mapigilang isipin na yung matandang babae sa karinderya ay isang entity na parte ng liwanag o kanan at hindi siya napapabilang sa tinatawag natin na kaliwa. Mahigit isang linggo lang mula noon ay nakuha ko na agad ang pinakaunang passport ko matapos ma-authenticate ang aking birth certificate. Maaliwalas akong nabigyan ng visa ng embassy ng bansang pupuntahan ko. Samantalang yung mga kasabayan ko sa pagkuha ng visa ay karamihan rejected visa application sila gayong ilang beses na silang pabalik-balik sa bansang pupuntahan ko. Nakabili ako ng tiket ng eroplano nang walang anumang problema. Nakakarating ako sa iba't ibang bansa, di lang sa Asia, kundi pati sa Europa na walang sakuna o problema. At nung dumating na ako sa puntong mag-aasawa na, napakadaling nakakuha ako ng mga kaukulang dokumento sa pagpapakasal sa ibang bansa sa kabila ng ibang lahi ng misis ko. Ang dali kong nakuha ang green card ko, samantalang tila hirap na hirap ang ibang kababayan natin na makamit ito. Napakasmooth ang daloy ng mga papeles o dokumento kapag bibili ako ng mga property o magpapatayo ng bahay o bibili ng sasakyan o kaya'y magbenta ng ari-arian. Wala naman po akong kilala para sila ang kikilos kundi ako-ako lang mismo. Maraming nagugulat kung paano at bakit ganun lang kabilis natapos ko ang isang transaksyon na walang hassles. Pero take note, hindi po ako mayamang tao. Tama lang po na nakakakain ng 3 beses isang araw, char. Hindi ako relihiyosong tao, Boss Alex, pero kahit anong klaseng relihiyon, pumapasok ako at nananalangin. Wala akong pinipiling relihiyon dahil ika nga freelancer ako, wag lang yung satanismo. Tingin ko kasi sa mga reliyon ay parang mga ilog. Magkakaiba ang haba, lapad, lalim, bugis, pero lahat ay sa haring dagat pa rin ang finish line. Magkaiba man ang reliyon sa pamamaraan, pag-interpret sa mga aral ng Diyos, lahat naman ito sa ikakalugod ng ating Supreme Being. Basta mahalin lang natin ang ating kapwa, ilalaman natin sila o hindi. Diyos na ang bahalang gumawa ng sobra-sobra pang pagpapala sa kabutihang nagawa mo. Maraming salamat, Boss Alex, sa pagbigay oras sa pagbabasa nitong totoong karanasan ko. At maraming salamat din sa mga ka-Southern Mindanao Creepy Story. Hanggang sa muli, si Loloy po ito. Daghang kaayong salamat. Domo arigato gozaimasta. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. Bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nag-comment nung nakaraan nating update. Binabati ko po unang-una si Mary Asilar. Salamat sa palaging pagsubaybay sa channel natin, madam. God bless you more.
Kaya Ruel Pieda, Dennis Panganiban, Jason Morales, Beverly Ambala, kay Michelle Cusay, ayan. Kay Jasmine Santos, kay Cherylan Paburada, kay James Manlapas, kay Muhaymin Makarimbang, kay Jennifer Zantua, kay Melanie Pulinag. Hello po pa, shoutout po Sir Alex, ganda talaga ng mga kwento sa channel mo. Hangad ko na tumagal pa ang channel mo, sadyang magaganda ang kwento. Sarap pakinggan, God bless, stay safe everyone. Ayan, thank you Melanie Pulinag, kay Lonely Angel, kay Yunas Kitchen, good morning po sir, pa shout out po at pahingi na rin po ng ayuda. Ayan, silent listener po here. Pakidalaw nyo si Yunas Kitchen, it's all about luto, no? Masasarap yung mga pagkain niya doon. May makukuha tayong idea kung paano magluto ng masasarap na pagkain. Ayan. Thank you, Yunas Kitchen. Kay Rose Ulalia, hello Sir Alex, gusto ko ng mga kwento ni Inday. Lord Jesus guides you. Ayan, thank you po. Ang ingay ng aso dito, may aswang na naman. Kay John Raniel Zakati, kay Homer Rihuzo, kay Ruby Claveras. Always listening sa Kuwait. Ayan, thank you. Ruby Claveras, kay Sar Saliome. Bitter talaga ang nag-dislike, pero kami sir, okay jud, tanan storya ni mo kay tinuod jud. Ayaw jud, pagbasa og fiction, basta na arami support ni mo sir. Ayan, thank you Sar Saliome. Sabi niya, congrats sir, 11k subscriber na jud ka, keep going sir. Sa tanan ako na komentahan na horror story, diri ra jud ko, pirmi nakadungog ma-shoutout, ayan. Diri na ko ga-focus, salamat pirmi sa shoutout sir, ayan. Thank you rin, Sar Saliome, kay Maria Fe Divierte, nice story, ayan, thank you po. Kay Relly and Jessamine Elmer Vergara, Cleo Figuer, salamat po sa story ng sender, buti na lang, hindi siya hinawaan, ayan, thank you. Cleo Figuer, kay Jasmine Santos, kay Michael Marquez, ayan. Kay Bacarizas Ivy, Teresita Ceron, kay Arturo Bakang, kay Grace Pitecho, Lori Villaruel, kay Erwin James Pili, ayan. Kay Eman Love Labaya, ang ganda ng story, idol, nakakamiss yung tuba. Kasi taga South Cebu ako, kasi mama ko, idol, ayan, mama niya taga South Cebu. Thank you, Eman Love Labaya. Kay Jude's Evening Star, Isaw Masuda, morning sir, I love you, ayan. I love you rin po. Kay Cleo Figuer, kay Jude Jade Cabansag, Ron Cabansag, Sian Kyle Cabansag, Cabansag Family. Ayan. Thank you po sa inyo. Kay Mac Estrella, ayan. Good morning sir, nice story. Kay LC Diacosta, good morning sir, idol, galing ng kwento. Thanks sa shoutout sa iyo. Ganda ng kwento mo, more power sa lahat. And God bless po. Ayan. Thank you po. Kay Ariel Lieri, hello po Sir Alex, good day po. Medyo late na po ako kasi hating gabi pa lang dito. Ayan. Thank you sa inyo. Kay Amy Pumares, best story Sir Alex, listening from Hong Kong. Shout out rin dyan sa sangay kong si Alex, no, sa Balunto, si Alex Agyapas. Ayan. Sige de, kagpaminaw diri ha. Ayan. Kay Amy Pumares, best story Sir Alex, listening from Hong Kong. Kay King the Watcher, sa tanang mga listener mo, Boss Lex, kumusta lang kuda? Good day, kag more power sa programa mo. Kay Luna Ray Perez, Boss Alex, good morning po, late naman po ako, mabait yung atiyuhin at tiyahin niya, hindi hinawaan. Kay Evelyn Garcia, good morning Sir Alex, 7:30 AM talagang. Napakaganda ng kwento ni Inday, ibang-iba. Sana marami pang kwento. Siyempre, napakalambing mong boses na lalong nagbibigay buhay sa bawat kwento. The best, more power and God bless. Love, love. From Singapore. Ayan, thank you Evelyn Garcia. Kay Legend ni Valrim, hayaan mo yung mga bashers, inggit. Ayan. Kay Mary Ann Fuji Maki, ang ganda po ng story. Thank you. Ayan, thank you po. Kay Hubert Nukon, ibang klase jud ning mga wak-wak. Walay gipiling lugar manakod at tuts. Ayan. Kay Jemima Maghanoy, thanks Sir Alex, keep safe and your family from Singapore. Kay Quezon Genial, mayo man kay wala nila ginyang gaus Inday. Kay Miss Puerto, good day from Hong Kong, kumusta na mga kasi manwa ko. Ayan. Maghalong kita tanan, stress reliever ang mga storya dire. Magkahalong takot at saya. Ayan. Thank you Miss Puerto. Kay Helen Ruiz, hi Alex. Dagan ko i-relate sa mga i-upload mo. Sa kababalaghan, dagan po ko experience. Pero di ko kabalo magsugod unsaon. Listening from China. Ayan. Helen Ruiz, thank you. Kay Jeneline Akalain, salamat uli sir. At sa nagpadala, hindi naman lahat ng aswang masasama. Tama po kayo. Jeneline Akalain. Kay Jovi Agustin, thank you sir. Pagkagising ko, nanood ka agad ako ng video mo sir. Watching from Taiwan. Kay Jigayada Doronila, ganda ng story. Ayan. Kay Susi Zo, kay Alvin San Culiantes, salamat kayo ba? Ayan. Salamat po. Listening from Fremont, CA or California. Kay Michael Marquez, ganda ng kwento. Salamat sa sender at sa iyo, Sir Alex. Kay Sweet Lady Centeno, hello po Sir Alex, ganda ng kwento mo. At kay sender, salamat po. Kailan ka sir mag-live? Like namin makita place mo. Hehehehe, ingat po lagi.
Kay Kuya Tan, kay Linda Lin, maayong buntag ni mo sir unta. Tagaan ka og maayong lawas o kabaskugan para pirmi ka mag-upload. God bless you, Taipei, Taiwan. Ayan. Thank you, Linda Lin. Kay Niche TV, hi sir, ganda po ng story, mabuti na lang. Mabait talaga yung uncle at auntie niya, no? Kay Lawrence Kamaklang, ayan, happy listening from Singapore. Kay Joris Ivano, Evangeline Alfaro, mga kabayan, subscribe yung YouTube channel ko. Ayan, thanks in advance, ayan. Alawin nyo si Evangeline Alfaro. Kay Bunsay Chua present, gandang hapon sa lahat. Shoutout po, ayan, kay Annie Grieve Enriquez, Sally Coleman Hashins, ayan, listening po sir, Alex, God bless. Thank you po, kay Melda Reyes, Filipina Palsario, Matrix Zell, mga sir, or Matrix Zelly, mga sir, hi nako si Inday. Thank you po, kay Luna Luzada, late talaga ako sir, idol, pag inaabangan ko wala, ayan, kay Jason Pagayon, kay Miss Neng Mary Shahin, ayan, may Mary na ang name ni Shahin, ayan. No skipping ads, boss, bago makinig yung video po, ayan, thank you. Kaya lang, Arabic po, 3 ads. Ambag, boss, Alex, lalago ang channel yun po. Morning, more power, and God bless us all. Ayan, thank you, Miss Ning Mary Shine, kay Irish Quinto. Ganda ng kwento, simple lang, pero alam mong totoo. Ayan, thank you, Irish Quinto, kay Barameda Aracile. God bless po, ang ganda ng mga story ni Inday, thanks sa iyo. At sa malamyos na tinig, ayan. Thank you, Barameda Aracile, kay Miss Ning Mary Shahin, ang swerte niya kasi ayaw siya hawaan ng tiyahin niya. Ayan. Kay Aileen Mirafuente, kay Ophelia Yasin Maris Advincula, Jeffrey Bersabal, Crystal Yin, Maria Fumoto. Wow, talagang creepy story ni Inday. Kinalibutan kami lahat. Stay safe po kayong lahat dyan. Thank you, Maria Fumoto. Kay Mary Asilar, Sir Alex, nice story. May aral sa pagpili ng kaibigan. Hindi basta tiwala sa mga kaibigan na hindi tapat tulad ni Badang. Hehe. Thank you so much. More power sa channel natin. God bless. Ayan, thank you so much, Mary Asilar. May the Lord shower you more blessings. Kay Red She, masarap talagang makinig kapag true story. Ayan, thank you, Boss Red She. Kay Gerzel May Grijaldo, manami gid ang mga kwento niyo, sir. Salamat, shout out. Sana makauwi na ako asap. Ayan, thank you, Gerzel May Grijaldo. Kay Darin Weird, kay Edong Mac, oo, maraming aswang sa amin, lalo na sa Manukan. Ayan, taga Zamboanga pala si Edong Mac. So ayan, thank you po, Edong Mac. At kay Junard Magnifico, sabi niya, good evening Sir Alex, ganda ng kwento. Nakalag na ako. Hehehe. At sa lahat ng mga silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Huwag kalimutan ng notification bell para updated po kayo sa mga bago naming kwento. Muli, maraming salamat po sa mga suportang ibinibigay ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.